Nung hindi po nakumpirma ng Commission on Appointment ang pagiging talihim ng DSWD nito pong si Erwin Tulpo, sa totoo lang, dinibdib ko po yun, masama ang loob ko sapagkat ako po'y lubos na humahanga sa kanyang pamumuno bilang kalihim ng DSWD. In fact, noong November 2022, noong nagkaroon po ng bagyo na sumalanta sa ating mga kababayang Pilipino at nanawagan ang ating kalihim ng mga volunteer para po magtulong sa pagre-repack ng mga relief goods, ako po'y hindi nagdalawang isip na tumulong dito. Niyakag ko po ang aking anak kasama ng kanyang kaibigan at kami po'y nagpunta sa may Paranaque warehouse po ng DSWD at doon maghapon po kaming tumulong sa pagre-repack ng relief goods. Kasi naniniwala ako nung mga panahong iyon na makakatulong ako sa magandang layunin ni Congressman Erwin Tulfo na noon ay kalihim pa lamang. Subalit nakalulungkot dahil mayroong mga miyembro ng Commission on Appointment na ewan ko kung anong utak mayroon. Ayaw nila ng mga tunay na may malasakit. Kaya nahadlangan po ang kumpirmasyon ni Erwin Tulpo at ito nga po ay nauwi na sa hindi pagkakatalaga pagkakakumpirma ng kanyang temporary appointment. At dahil po doon, sinikap ko na sa aking sariling inisyatibo, gusto kong maging senador itong si Erwin Tulpo noong mga panahong iyon. Ito po ang patunay. Ang grupo po na ito ay ating nilikha more than a year ago, right after ng hindi pagkumpirma dito kay Erwin Tulpo. Pero talagang mabuti po ang pagkakataon eh. Sapagkat hindi lumaon, naging kongresista ito pong si Congressman Erwin Tulfo. At nagulat din ako sa naging pagtugon ng ating mga kababayang Pilipino sapagkat napakabilis din po ng pagdami ng grupo na ito na ngayon ay miyembro po ay nasa 19,400 na. Nakikita ko dito na talagang malakas sa publiko itong si Congressman Erwin Tulfo at ako'y nagtitiwala na talagang ito'y mananalo. Baka mag number one pa malamang sa malamang sa pagkasenador itong si Congressman Erwin Tulfo. Isang patunay na gusto ng mga Pilipino na makapaglingkod siya bilang politiko. Ano, hindi lamang bilang isang broadcaster. By the way, sa lahat ng mga Tulfo, siya lang ang natatanging hinahangaan ko. Wala akong pakialam kina Senator Rapi Tulfo at kay aspirant senatorial aspirant Ben Tulfo. Wala akong pakialam sa mga 'yan. Pero pagdating kay Congressman Erwin Tulfo, sigurado ang boto ko para sa kanya. Sa araw na ito, nagpila po ng kanyang kandidatura ito pong si Erwin Tulfo bilang senador sa darating po na May 12 senatorial election. At mamaya, pakikinggan po natin ang kanyang naging pahayag dito po sa COMELEC. 2 minutong pagsasalita kung ano yung maaaring magawa niya bilang mambabatas. At syempre may mga katanungan ng media dyan pero re-reactionan po natin yan mamaya dahil meron pa po tayong isang balita na babasahin na kaugnay sa kanyang membership naman sa isang partido. Malugod po nating tinatanggap kahit hindi po tayong miyembro ng Lakas CMD na siya po ay kasapi na nito sa kasalukuyan sapagkat naniniwala po ako sa leadership nito pong si Speaker Martin Romualdez, hindi lamang sa House of Representatives, kung hindi pati na rin po sa partido na kanyang pinamumunuan. Bilang pangulo ng partido na ito, Lakas CMD, Christian Muslim Democrat, ay pinanumpa po nitong si Speaker Martin Romualdez ang bago nilang miyembro na si Congressman Erwin Tulfo. Basahin po natin ang balita. Ayon po dito sa press release ng Speaker of the House na pinost po ng For the Pairs COFOL, Deputy Majority Leader joins Lakas CMD or DML Tulfo joins Lakas CMD, bolsters party ranks as 112th member in the House.
Tulfo officially joined the ruling class Christian Muslim Democrats on Friday with Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez administering his oath last Friday as the party's 112th member in the House of Representatives. Sa kasalukuyan, for your information mga tol, ha, ito na po ang pinakamalaking partido sa kasalukuyan na meron po talagang pinakamarami ding miyembro sa House of Representatives. Speaker Romualdez, the leader of the 300 plus strong chamber and Lakas CMD president, hailed Tulfo as a valuable addition, confident in the significant contributions he will bring to both the party and the nation. Wala akong pag-aalinlangan na yung binabasa po natin makatotohanan, mga tol. Kasi nakita naman po natin yan sa pamumuno ni Congressman Erwin Tulfo sa DSWD. Marami siyang inayos na mga baluktot na sistema sa DSWD. Kaso lang, hindi nga na ipagpatuloy. Ganun pa man, maayos din naman ang pumalit ang kapatid po ni Sherwin Gatchalian na si Rex Gatchalian. Bagamat kulang sa media exposure ang kasalukuyang kalihim ng DSWD, pero napakaayos naman po rin ang pamumuno po nito sa DSWD sa kasalukuyan. Ngayon, ano ba ang mga layunin nitong si Congressman Erwin Tulfo para sa bansa at sa ating mga kababayang Pilipino? Pakinggan po natin ang naging pahayag niya kanina nang siya po ay nagpila ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador. Sir Erwin Tulfo, Lakas CMB, right? Opo. Standing for Senator. Ay, siya lang muna solo, anak. Solo muna. Then you can join. Okay, go po, Togs. Iboboto nyo ba si Congressman Erwin Tulfo, mga tol? Tatlo pa okay, lamang sa aking balota ang nakakasigurado sa aking boto. Ito si Congressman Erwin Tulfo, si Secretary Benhur Abalos, at saka si Senator Bong Revilla. Okay, join na po kayo. Join! Sila na lang, okay. Wala mang sa malamang magiging kongresista ang mga ito. Kasi alam niyo mga tol, ang AXIS nakakuha po ito ng 3 pwesto sa nakalipas na May 2022 party list election. Napakarami pong bumoto dito. Siguro dahil sa brand na Tulfo, no? Talagang kasi pag Tulfo ang pinag-uusapan sa ngayon, talagang kilalang kilala po sila . Kaya nga, whether we like it or not, malamang sa malamang tatlong Tulfo ang magiging senador sa darating na 2025. O, pakinggan natin si Congressman Erwin Tulfo. Go ahead, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos for the opportunity. Dito po sa harapan po ninyo. Sorry, di nyo pala nakikita si Congressman Erwin Tulfo, ano? Wala lang ha, ulitin natin yung ating screen. Yan, pakita natin. Ito. Yan. And then second po, I'd like to thank the President for inviting me to join the coalition. The President asked me kung gusto ko pang tulungan ang administrasyon. So I said yes. I'd also like to thank the Speaker of the House for inviting me to join Lakas CMD. Oh, read between the lines. Huh? Sa kanyang naging pahayag na yan. Malaki ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Erwin Tulfo. Sa mga nag-aalala, baka sinasabi po ninyo ngayon na
baka bumaliktad po ito, kumampi sa mga Duterte. Malabo pong mangyari yon, mga tol. Ano? Noon pa man, nung nakapwesto itong mga Duterte, hindi ito sumipsip sa mga Duterte. Binanatan pa nga nito yung isang general ng DSWD na sekretary noon, di ba? Ang political loyalty ni Erwin Tulfo kay Pangulong Bongbong Marcos hindi po questionable. Siya pa nga yung pinakiusapan, di ba? Ayon sa pagpapahayag niya. Nilapitan siya ng ating Pangulo para suportahan ang kasalukuyang gobyerno. Ang speaker natin na si Martin Romualdez, kinausap siya na sumapi sa lakas CMD. At walang pag-aalinlangan na tinanggap ito nitong si Erwin Tulfo. Nakikita natin ngayon dito yung magandang pagkakaisa sa pagitan ng mga individual na ito. Kaya magtiwala lamang po tayo mga tol. Pero syempre, hindi ko naman kayo dinidiktahan kung ano yung o kung sino yung inyo pong iboboto. Sagrado po ang ating boto. Hindi po tayo dapat nakikinig kahit kanino na ito ang dapat nating iboto. Kahit kay Pangulong Bongbong Marcos, sa totoo lang, ang pamantayan ko lamang kung bakit ko pinapakinggan si Pangulong Bongbong Marcos dahil gusto ko siya. Nagtitiwala ako sa kanya. Pero ako yung nasusunod. Hindi dahil si Pangulong Bongbong Marcos gusto ang mga tao na ito. Ganon din naman sa ating programa. Hindi porket sinulat ko dito sa programa natin na ito ang aking iboboto ay ini-impose ko sa inyo yan. Hindi po. Kayo po ang pumili ng inyong iboboto. Walang sino man ang dapat na nagdidikta sa atin sa ating iboboto sapagkat sagrado po ang ating boto. Iyan nga lang yung tanging kayamanan ng bawat Pilipino na pantay-pantay. Di ba? Walang mahirap, walang mayaman kapag ka boto ang pinag-uusapan. Sapagkat kahit bilyonaryo ka, kahit ikaw ay isang mahirap, ang tumbas ng iyong boto ay parehas iisa lamang. Kaya dyan tayo nagkakapantay-pantay. At huwag niyong ipagkait sa inyong sarili, yung pagkakataon na yan. Pumili kayo ng mga kandidato na gusto niyong iboboto. May nagtatanong sa akin sa GC natin, Top 1, sino ba yung gusto mong iboto natin? Tapos may nagsasuggest din doon, sana iboto natin lahat ito. Ano ang payo ko sa grupo? Okay lang na mag-suggest tayo ng ating iboboto. Pero wag po nating i-impose ang ating iboboto sa iba. Karapatan ng bawat isang pumili at dapat ituring po natin itong sagrado. Kaya kung iboboto nyo, kung sino man ang gusto ninyo, gawin po ninyo. Pero ako, sasabihin ko kung sino ang iboboto ko, I will be transparent. Ha? Simula sa araw na ito, even sa mga nakalipas na araw, hanggang sa May 12, 2025 election. Kasi naniniwala ako na somehow, magiging guide po ang mga sinasabi natin dito para sa iba, lalong-lalo na yung mga busy sa kanilang mga buhay-buhay na hindi na halos nakatutok sa mga nangyayari sa politika. At ang magiging pamantayan na lamang ay yung mga impormasyon na ating ibinibigay sa publiko. Kaya magpapatuloy po tayo dito. Wala akong pakialam kahit sinong masagasaan ko. Ha? Wala akong sisinuhin dito. Ako, nagsasalita ako kung ano yung aking ninanais. At naniniwala ako na yung mga sinasabi at ginagawa ko ay tama at dapat. Kung meron kayong pag-disagree, walang problema, nasa demokrasya po tayo. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig dito kay Congressman Erwin Tulfo. Why lakas CMD? Because I believe lakas CMD, Christian, Muslim, Democrats, encompasses everybody. Hindi lang po Kristiyano, hindi lang po Muslim. And when you say Muslim, kasama na po dyan ang mga katutubo and the Democrats. So, yun po, kaya po tayo sumama sa lakas CMD because of that belief na everybody po. Buti, walang ganito, no? Seeds ng gano'n, no? English or Tagalog? Buti, hindi gano'n ang banat ni Congressman Erwin Tulfo, no? Approachable talaga ang dating sa kasalukuyan nitong si Erwin Tulfo. Kahapon kasi, yung kanyang kapatid, English or Tagalog. Hindi, siningit ko lang ha, kasi may mga iilan din na buboto kay Ben Tulfo eh.
Nasa sa inyo yun kung gusto nyong iboto ang mga tulpo. Pero sa akin, uulitin ko, ah, Erwin Tulpo lang ako. Kasama. Why lakas CMD? Because nakita ko po halos pareho po ang adhikain namin at nalakas. Nakafocus po ngayon ang lakas sa pagtulong po sa mga kababayan natin ng mga mahihirap. Poverty alleviation, yan po yung marching order ng Pangulo. And ever since naman po, nakatulong kami magkakapatid sa pagtulong po sa mga mahihirap at mga inabi. With that, yan lang po yung mga masasabi ko. If God wills it, tayo papala rin, we will start working on day one immediately. Maraming maraming salamat po. If you have questions, you can ask now. Jairo Propler. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, sorry, the elephant in the room po is that there are comments po that there will be political dynasty po because Sir Ben is also running po. They're also running. And Senator Rafi po is currently at the Senate. Sir, any comments on the political dynasty? Well, as long as there's no law yet, then we let the people decide. Di po ba? Kung ngayon, kung may batas na ho, then we stop. I agree. Alam niyo mga tol, kaya ako, di issue sa akin ng political dynasty. Hindi ako crying baby dyan. Sa totoo lang, ha? Bakit? Taong bayan ang pumipili eh. Kung meron mang dapat sisihin, kung meron binabansag ang political dynasty, hindi yung mga politiko, kung hindi yung taong bayan na bumoboto sa kanila. Ano, selective tayo. Kapag kinakampihan natin, walang political dynasty. Pagka ayaw natin, may political dynasty. Magprangkahan tayo rito. Ang ating mga minamahal na Marcos, hanggang ngayon, nagahari, siyempre, sa Ilocos Region. Hindi kailayan. Walang makakatalo sa kanila doon. Kasi gusto ng tao. Ang mga Duterte, on the other hand, sa Davao Region, sa Rizal, ang mga Inares, sa Taguig, ang mga Cayetano, sa Mandaluyong, ang mga Abalos, buti na lamang dito sa amin sa Pasig, tinaob sila ni Bico Soto. At napakarami pang mga lugar kung saan ang mga magkakapamilya ang talagang namumuno sa partikular na lugar. Sa Batangas, ina, anak, governor, vice governor, congressman, across the country nangyayari yan. Pero wala ngang batas eh. Kaya wag tayong iyak ng iyak sa political dynasty. Kung meron man dapat sisihin kung bakit walang batas, eh mga politiko na yon. Pero kung bakit merong political dynasty sa paniniwala ng publiko ngayon, tayo dapat ang sisihin dyan dahil binoboto natin sila eh. Diba? Kaya wala dapat issue ng political dynasty ngayon eh. Ngayon, sana kung sakasakali na malagak sa pagkasenador itong si Congressman Erwin Tulfo, eh baka siya na yung magpansimula. Ewan ko kung kaya niya rin gawin yon. Pero ang focus kasi natin dito mga tol, kung ano yung maitutulong niya talaga sa ating bansa. After all, nasa demokrasya tayo eh. Ano? Hindi natin dinidiktahan ng tao kung sino ang dapat iboto. Sila yung pumipili kung sino yung iboboto nila. Yung political dynasty, matagal na pong usapin ho yan eh. And I believe, hindi po titigil yan hanggang wala pong batas. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya, ang tao ho will decide. For now, dahil wala po tayong batas, then let the people decide. Do we want one Tulfo, two Tulfos, three Tulfos? Do we want them? One Duterte, two Duterte, three Dutertes? One Marcos, two Marcos, three Marcos? LGUs, maraming ganyan. So, we let the people decide. Nasa kapangyarihan po ng tao. Kung gusto po nila si Rafi lang, fine. Walang problema. Gusto nila ang dalawa, fine. Gusto nila ang tatlong tulfo sa Senado. Nasa tao po yun eh. Because we don't have a law. If there's a law, then that's it. Patitigil po yan. Sir, just follow-up question, sir. And last for me. Don't you think, sir, parang prone push na abuse for some family? Alam niyo kung ako nagtatanong kay Congressman Erwin Tulfo, tatanungin ko lang siya ng simple. Kayo po ba'y magpapasa ng batas para pigilan ang ganitong uri ng sistema sa politika sa Pilipinas?
Huwag na yung mga ganitong tanong kasi alam na natin yan eh. Oh, may tanong ba na ganun kay Erwin Tulfo ngayon? Tinanong ba nila si Ben Tulfo kahapon? Di ba hindi naman? Ewan ko rito, di ko pa napapanood ang kabuuan ng interview na ito. Sige, pakinggan natin patuloy. Po, na parang na-hold lang nila yung power within their families, especially in the provinces, sir. I cannot speak for the provinces, boss, because I'm not running for the national election. I mean, local elections in the LGU. I'm running po in the national elections. Kaya I cannot speak about abuses po sa LGU. I don't know what's going on down there sa LGU because wala pa po sa amin na tumatakbo sa local government units. From ABS-CBN, Kat Domingo. Sa magkakapatid, ah. Kay Erwin, kay Rafi, saka kay Ben. Pero sa pamangkin niya, alam naman natin na yung anak ni Senator Rafi Tulfo na si Ralph Tulfo ay kumakandidato ngayon bilang representative ng isang district sa Quezon City. Local government units po yun. Pero siyempre, Congress naman. No, wala pa naman talagang Tulfo na tumakbo sa local position bilang ehekutibo. Ano? Anyway, patuloy lamang muna natin pakinggan ang sinasabi dito ni Erwin Tulfo. Hi sir, good morning. Sir, should you win a seat in the Senate, will you be willing to support or advocate for an anti-dynasty law? Oh, yan naman pala, may tanong naman pala. O, tingnan natin ang sagot ni Congressman Erwin Tulfo. Yes, what I mean to say is like, if there is a law, then pag-uusapan ng majority, you know that it's numbers game, di po ba? You may say yes, pero yung mga kasamahan mo, majority rules. We will look. Paano yung poor? Pero alam niyo, kahit gustuhin man ni Erwin Tulfo na magkaroon ng anti-political dynasty law, malabo yan mangyari. Aminin na natin ang katotohanan. Ang mga kongresista, ang mga senador na lumilikha ng ating batas, mga magkakamag-anak, nagpapalit-palitan. Ilang magkakapatid meron sa Senado ngayon? Mag-ina, Bilyar, Mark at Cynthia. Magkapatid, Pia at Alan Peter Cayetano. JB Ejercito and Jinggoy Estrada. Soon, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, and possibly Ben Tulfo. Yun ang sistema eh. Gagawa ba sila ng batas na bawal ang magkapatid? Definitely hindi. Sa Kongreso, nagpapalitan, mag-asawa, magiging mayor, kongresista ang isa. Pag natapos ang termino, vice versa na. Gagawa ba sila ng batas na ipagbabawal while sitting ang mayor, hindi pa pwedeng maging kongresista ang asawa nito o ang anak nito? Di ba hindi nila gagawin yon? Kaya ito, nasa hopeless situation tayo dito. Tayo na lamang ang gumawa ng paraan bilang botante. Kung ayaw natin sa political dynasty, huwag nating iboto yung magkakamag-anak. Pero ako, hindi mangyayari sa akin yun eh. Kasi kung maayos naman ang pamumuno ng tatay at ng anak, bakit hindi ko iboboto? Kung yung mag-asawa maayos ang pamumuno, bakit hindi ko iboboto? Diba? Oh, anyway, tuloy tayo. Opinion ko lang naman yan. Di ko sinasabing tama, mga tol. Forma ng dynasty, yung sinasabi niyo dynasty law. Kung nandyan na yan, kung maganda naman yan para makatulong po sa sambayanan, then I will. Why not, diba? If it's for the benefit of the whole nation, para mapagbigyan ng lahat, then why not, diba? Sir, how will you convince voters that the public needs another Tulfo in the Senate? Performance, ma'am. Performance. I will just tell them to look at my older brother, what he had done in Senate and what I have done in Congress. Tignan na lang nila sa performance. Sir, we all know there are three Tulfos running for there are two Tulfos running for senator. If both of you wins, there will be three Tulfos in the Senate. What is your unique selling proposition compared to your brothers? Well, all of us like our pro-poor yung plataforma lagi namin. Pero this time, we have marching orders from the administration to continue yung programs ng pamahalaan
poverty alleviation, etc. Ayun naman talaga kahit lahat kami magkakapatid. Pero we always forget the one in the middle. Yung mga middle class, yung mga uring manggagawa. Nakakalimutan minsan or kadalasan naiiwan because nakafocus ang sentro ng gobyerno ngayon sa mga nasa laylayan. Paano yung nasa middle class? Paano yung mga professionals? Yung mga below middle class? Yung mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga sales clerk, mga gwardiya, paano sila, di ba? Because we're so focused, yung gobyerno sa mga mahihirap, siguro it's time we also look at dun sa mga kababayan natin na mga hindi masyado napapansin yung nasa middle. Siguro yung sinisigaw nila na higher wages, yung mga more benefits, and I will also introduce, if there's a chance, yung retirement siguro benefits ng mga nagtatrabaho. Ito, malinaw yung platformang inilalatag ni Congressman Erwin Tulfo. Ah. Kasi, sa totoo lang naman, masyadong focus ang ating gobyerno, hindi lang naman sa kasalukuyang administrasyon, kung hindi in the past administrations din, sa mga kababayan talaga natin na mga mahihirap, which is good naman. Kasi less ang opportunity para sa kanila. Pero, hindi dapat kalimutan yung binabanggit ni Congressman Erwin Tulfo. Yung mga nasa middle class sector. After all, lahat naman tayo nagbabayad ng buwis, di ba? Kaya dapat lahat makinabang sa sistema ng gobyerno na meron po tayo. Yung kanyang pagnanais sa retirement benefits, aba, dapat kayong mga nakakatanda sa amin, pasensya na kayo ha, darating din naman yung panahon na ako'y magiging senior citizen. Pero kayong mga senior citizen na manonood po natin, dapat tinitingnan nyo po ang aspeto na ito. No? Kasi kayo po ang unang-unang makikinabang dito. Kung sakaling magtagumpay si Congressman Erwin Tulfo sa kanyang pagnanais, ano-ano ba yung mga benepisyo na meron po tayo sa ngayon? Karamihan sa mga senior citizen na tumatanggap po ng pensyon, yung mga indigent senior citizen, paano po kayo na mga meron pong pensyon sa SSS, di ba hindi kayo nakakatanggap ng monthly pension na galing sa gobyerno? Yung mga retired na mga may kakayanahan sa buhay, di ba hindi pa rin kayo nakakatanggap ng pensyon mula sa gobyerno? Baka somehow naman, sa pamamagitan ng ibang programa, kahit hindi kayo makatanggap ng pensyon mula sa gobyerno, ay meron namang ibang mga serbisyo na maaaring makatulong sa inyo bilang senior citizen. Yun yung dapat tinitingnan ng mga mambabatas po natin. At mukhang yun po yung plano nitong si Congressman Erwin Tulfo. Trabaho sa private sector. Ibian Bell, maraming salamat po dyan. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN. Hi, Sir Erwin. Sir, so we might see three Tulfos po sa Senate, no? There's a possibility. So paano po ba ang aasahan namin? Ang boto po ba ng isang Tulfo ay boto ng tatlo? Ang stand po ba ng isang... By the way, Congressman Erwin Tulfo, sana makarating sa inyo po ito, no? At sa mga iboboto natin, kay Secretary Benhur Abalos, kay Senator Bong Revilla. Naalala ko lamang kasi yung nangyari sa akin kagabi. Sana magkaroon po ng standard, i-institutionalize po. Ibig sabihin, magkaroon ng batas na yung mga pwede namang gawin na sa emergency room dahil wala namang ginagawa yung mga nandoon ay hindi na pa ipagpabukas pa o pababalikin pa sa ibang mga araw. Kasi experience ko eh, San Lazaro Hospital sa Manila, hindi naman busy nung mga panahong iyon. May nakasabay ako. Alam ko, mahirap yung tao. Kita naman natin sa pananamit. Kita naman natin sa aura ng tao. Hindi sa inuhusgahan ko sila. Pero naaawa ako eh. Nagpunta doon. Namasahe. Nag-commute. Hindi natin alam kung saan kumuha ng pamasahe nila yon. Kung sakasakali man, sigurado minimum wage ang kinikita nun. Nabawasan pa yung pang-araw-araw nilang kinikita para lamang pumunta sa San Lorenzo Hospital dahil nag-aalala na yung mag-asawa, yung pusa nila, nangihina na at halos mamatay na. In short, category 3 na. Tapos, sasabihin sa emergency room, huwag kayong mag-alala, observation pa yan ng 14 days, bumalik na lamang po kayo, agahan ninyo sa Monday, mahaba ang pila. Pwede naman sigurong bigyan na doon. Yun ang punto natin dito. Sana magkaroon ng institutionalization
sa mga ganong pagkakataon na mandatory sa mga public hospital na huwag nang ipagpapabukas ang pwede nilang ibigay na serbisyo para sa ating mga kababayang Pilipino. Sana marinig niyo po kami, mga kumakandidato sa pagkasenadora at mga kongresista. Tulfo sa Senado ay magiging stand ng tatlo? Doon ho patutungo yun eh. Because iisa lang naman ho yung layunin namin. Alam niyo naman from the very start, Rafi, even before we joined the politics, nakasentro po sa pagtulong sa mga mahihirap, defend doon sa mga oppressed. So doon ho yun eh. Alam ninyo, sa totoo lang mga tol, what I really like dito kay Tulfo, kay Erwin, hindi niya kinakapitalize yung programa para pagkakitaan. Ano? Napansin niyo yun? Ang Facebook page at ang YouTube channel nitong si Erwin Tulfo, hindi ito pinagkakakitaan ni Erwin Tulfo kapag siya'y tumutulong sa taong bayan. Ibig sabihin, hindi siya namimili ng mga viral issue lamang at ito'y kanyang tutulungan. Living proof din po kami dyan. Bakit? Yung classmate ng anak ko, ang magulang nito na confined sa hospital, inilapit namin sa ACT-CIS. Hindi dahil ako'y nagbo-broadcast ng ating opinion dito sa social media. Text-text lang. Ano? Na-receive ng opisina ni Erwin Tulfo, text-text lang. Hindi naman ako ang initiate ng text, kung hindi yung mismong pamilya. O nakarating, natulungan. Financial, tinulungan para makatulong doon sa bayarin sa hospital. O, meron bang public exposure? Wala. Binlog ba ni Erwin Tulfo? Wala. Kaya yung sinasabi niyang pagtulong sa ating mga kababayang Pilipino, makatotohanan. Ako, di ko sinusundan si Erwin Tulfo noon. Sa totoo lang, mga tol. To be honest with you, hindi ako fanatics ng mga Tulfo noon. Pero nung naging kalihim ito ng ating DSWD, tumutok ako. At doon niya nakuha yung loob ko. Kung bakit hanggang ngayon, patuloy na akong sumusuporta sa kanya. Tuloy natin ang pakikinig. Muli, salamat, Ibian Bella. Kendo, mas maraming puwersa, ika nga. Follow-up question lang doon. Sir, nakapag-usap po po ba kayo ni Sir Ben Tulfo na napag-usapan ba na isa lang sa inyong tatakbo o napagkasunduan na takbo na lang po pareho? Takbo na lang pareho. This is a free country. So, sabi nga namin, magkakapatid, sige, if you want to run, then so be it. Mahirap naman ho yung pipigilan mo. Mas makakatulong nga, ika nga, you have the numbers. From Alaya Business Insight, Gerard Nabal. Sir, good afternoon, sir. Sir, isang question lang, sir. You're running under the administration, sir. Administration coalition, sir. Yes. Will there be an opportunity for you to campaign with your brother? Panakita siguro kami. I believe he's running as independent, si Ben. So, why not? Diba? Alam ba naman, isnabin ko siya. When we see each other in the same sortie o sa isang lugar, of course, I mean, I'll have to help him out. Last question, please. Anyone? Wala na po. Wala na pong tanong, sir. Maraming yeah. Salamat po. Good afternoon. Okay. Napakinggan natin, ha? O, nasa sa inyo ngayon kung iboboto niyo si Erwin Tulfo. Pero ako, sinasabi sa inyo ni Top 1, iboboto ko siya. Kasama ng dalawa pang kandidato so far. Si Secretary Benhur Avalos at saka si Senator Bong Revilla. Maganda po yung video na napanood ko kanina eh. Tungkol po naman dito kay Secretary Benhur Avalos. I-share ko lamang po sa inyo. Parang kay Kaki Rocky ko napanood yun eh. Kaki Rocky. Tama ba? Ano bang ito, di Kaki Rocky? Oh, merong video rito. Pakinggan po natin. Ulitin natin, wala pa lang audio. Yan.
Wala, walang audio. Technical release. Chalice, tumayo ka para makita ka nila. Makita mo naman ang anak ko. Kasi madala na ako yan. Ang misis ko kasi is Miss Cavite noong araw. Nakilala ko sa Pilipinas, Pilipinas eh. Kaya maaga ako nag-asawa eh. Baka makawala ka eh. Baka makawala ka. I married at the age of 21. Alos 22. No? Kaya itong mga anak ko, parang barkada ko lang ito eh. Mga ano. In any case, si Chalice is my firstborn. Ang firstborn ko po ay kambal. Dalawa sila. Si Shara, Shara Marie Foundation. Si Shara. O ngayon, habang inaabangan yung matapos ang panonood dito, unahan ko na kayo. Bakit ko po ipinipresenta sa inyo ang video na ito? Kasi nakikita ko po dito sa video na ito ang isang mabuting ama, isang mabuting asawa, isang mabuting lingkod bayan na kinakailangan pong maging katangian ng ating mga mambabatas. Panoorin po ninyo kung bakit ko sinasabi na mabuting ama, mabuting asawa si Secretary Benur Abalos. Kaya po, I think, ang ginagawa ko kasi sa bata, ang problema sa kambal, kuminsan, kung parehong kulay, mahirap. Kaya ginawa ng isang yellow, isang pink, isang tiga-lasal, isang tiga-ateneo, para may individuality sila. Kasi kuminsan, ginawa ng teacher ito, nagpapiano yan eh. Isa hindi marunong, isa magaling. Sabi nung hindi marunong, hindi niya makuha. Teacher, may go to the bathroom. Pagbalik, ang galing lang magpiano. Yung pala nag-switch yung kambal. Tinuluan ng isa. Yung gano'n sila, iba nagkakasakit yung isa, nagkakasakit ang isa. Ganun po, hindi yung gano'n dito, nag-aaral pa ako to be a lawyer, kaya magaling ako maglampin eh. Pagbagay yung magpatente, ganun na ba nag-aaral ako. I was a student. So, my firstborn was Shara. She's a head by Southern Merez to Shanice. And she was 19, she's very active. Sa Lasal, she was the vice president of a club. They're teaching catechism. Dito po sa isang area ng informal centers, I think it's in somewhere in Tondo, in the slums of Tondo. In the railroad tracks, kung di ako nagkakamali. And then, she was supposed to go to the US kasama Lolo Tola. And then, tinawagan ako ng misis ko nung gabi, sabi, hindi pinayagan si Shara dahil may lockdown. Ako, at bakit? Nasaan na si Shara? Nasa ospital. So, dinala ko nung gabi. Ordinaryo yung bata may lagnat. Nagloloko lang kami nung gabi. Sabi ko, okay ka na ba? Okay ako, daddy. Kanya-kanya. The following day at 9, umiyak ang misis ko. My daughter died. I was surprised. Sabi ko, bakit namatay? Bakit ganong kabinis? In less than 24 hours. She died of sepsis. And before she died, I was made to sign if she will be revived. It was the hardest decision of my life. I lost my daughter. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya. In almost several days, several weeks, nag-iisip ako, makikita ko pa ba? Nasaan pa siya? Is there really God? I wavered in my faith. I must admit. It was a time na tinatanong ko sa sarili ko, paano kung mali na wala yung Diyos? But then something happened. When I was at the wake, kinausap ako ng sister ko, at sabi sa akin ng sister ko, bakit ganyan ang cellphone mo? Bakit ang saya-saya? Sabi ko, bakit? Pagtingin ko, masaya nga. Binaba ko, ate, hindi ako yan. So pagkalibig ko na anak ko, pinuntahan ko yung opisina. Sabi ko, nung career ng telepono, mayor ako, congressman ako, hindi ako naniniwala sa mga multo-multo, pamahiin. Tapatin niyo ako, may naluloko ba sa akin? Wala po. Ito yung oras na namatay anak ko. After 5 days, ito yung oras na wala bigla. Yung kausap ko, sabi sa akin, kamuti kimatayin, sabi. Imposible po yan. Number one, iba yung tiga-receive namin, iba yung tiga-bato ng ring back to. Number two, April po ngayon, mahal na araw, wala pong Christmas song. And number three, wala po kami 5 days na promo. 1 month po kami mag-promo.
Imposible po yan. Tanong mo tayong kausap ko at sabi ko, bigyan mo na lang ako ng ano. Bigyan mo na lang ako certification of Toto. That was the time I was doubting God. That was the time I was doubting my faith as a Christian. Alam niyo kung ano yung words sa ring baktong? Let's never forget the love we have for Jesus and He shall guide us. Let the Spirit be always in our hearts. Ngayon, mga tol, sa 5 minutes video na ito, ano yung mga katangian na dapat nating nakita kay Benhur Abalos? Sinambit ko na kanina, pero ako kasi ayoko nung gagamitin ng Diyos ganito, ganyan. Pero basically, kita naman natin kung maka-Diyos ang isang tao. At yun ang nakikita ko dito kay Benhur Abalos. Maka-Diyos, mabuting ama, mabuting asawa, mabuting lingkod bayan. Ano pa nga hanapin natin dun sa tao? Karapat dapat po itong iboto natin. Kaya no doubt sa akin at sa mga nakalipas na araw, hindi pa ngayon ito nag-a-announce ng kanyang kandidatura, sinusulong na natin na himukin siya sa pagkasenador. In fact, ito pong group na ito, ginawa ko po ito kung hindi ako nagkakamali. Early this year. Wala pa sa hinagap na tatakbo siya sa pagkasenador. Mabagal lang talaga yung pagdami. This is the problem now. Unlike kay Erwin Tulfo, nung ginawa ko po yung group na ito, napakabilis talaga ng pagdami. Pero ito, mag-iisang taon na. Kakaunti pa rin ang miyembro, 459. Di ibig sabihin, hindi po ganun talaga karami ang sumusuporta pa kay Abalos. Kaya pagsikapan natin mga tol, na maging popular si Abalos. Kung kayo po'y boboto kay Abalos, tulungan niyo po kami. Tulungan po natin si Abalos. Sa pamamagitan po ng pag-hashtag Abalos ako, sa pag-share ng kanyang mga activity, sa ating mga timeline, hindi lamang sa mga group na kinabibilangan po natin. Kasi napakahalaga ng timeline . Dahil pag sa timeline po natin yan sineshare, nakikita po yan ng ating mga kaibigan, ay iboboto pala ito ni Juan de la Cruz, iboboto pala ito ni Randy Navarra. Baka ma-persuade natin, mahikayat natin yung ating mga kababayan na iboto din siya. Anyway, yan ay hindi po pandidikta. Yan po ay pakiusap. Pero uulitin ko lamang, kung hindi nyo iboboto si Secretary Benhur Abalos, ibabla ko kayo dito. Pero bakit ko sinasabi yan? Kasi paniniwala ko kapag kayo'y PBBM supporter, kapag kayo'y Marcos loyalist, paniniwalaan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Gagawin nating senador si Benhur Abalos. O di, hindi nyo gagawin na hindi siya iboto kung susundin ninyo ang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. With that, maraming salamat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.